Alright guys, welcome back to my vlog. So, ngayon po makikita ko sa inyo si Tatay Pat. Gumagawa po siya ng floor mat. So, ito na po yung nagawa niya. Bahagyang malapit na po siyang matapos. Ayan. So, ipapakita natin sa inyo guys kung paano gumawa ng mat, kung ano mga materials na gagamitin, at saka kung paano niya sinusulid yung mat na maging ganito para kung paano niya ginawa sa kamay gamit ng kamay niya. Okay guys, so okay, let us see it to you now. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung process kung paano gagawin yung floor mat na ginagawa ni Tatay ngayon dito. So you just have to select a cotton material that is stretchable. Sa ngayon, ginugupit po ni Tatay ngayon. So, ito yung unang, pangalawang proseso. Yung unang proseso is, you select a material that is a cotton, stretchable cotton cloth. And then, gukupitin ng ganyan kalaki. Dapat the same size, sabi ni Tatay, para pag na-stretch yan, pare-pareho yung laki ng cotton. Kagaya nito guys, ng tela, diba? Gigi-stretch to ni Tatay. I-stretch mo ngayong isa, Tay, para makita natin. So, i-stretch ni Tatay. Pag na-stretch siya, dapat, para nagkulukot ba? Nagkulupot. Ayan, ganyan ang kinalabasan. Pakita, Tay. Ganyan. Diba? Ganyan. So, ganito yung mangyayari yan. Ganito. Dapat siya nag-roll. So, marami nang nagawa si Tatay ngayon, guys. May isa, dalawa, tatlo. Basta marami ito. Marami sa nagawa. Ito yung kulay puti. So, pwede mong gumamit ng iba't ibang kulay. Kulay green, kulay pula, kulay pink, o kulay yellow, kahit anong kulay. Para lang maging maganda yung kalalabasan ng floor mat sa combination daw. Ayan, so matyagang ginukupit niyan ni Tatay kung papaano ang mga unang hatbang para makagawa ng isang floor mat. Ayan. Tapos hindi pwede gamitin yung may printa guys, kasi hindi siya nagro-roll. So yung may printa na ganito, tatanggalin lang. Dapat plain siya na cloth para nag-roll siya. Nagro-roll ng ganito, parang ganito. So this is few steps for us to make a doormat or a pot holder sa kusina. Ano sinabi mo, Tay, sa pabrika? Wala naman kami. Yung bali, bisita natin dito. Siyang kumukuha sa mga pabrika na nakilala niya para nakahingi. Sa mga excess na mga materials na galing sa pabrika ng mga tela. Mga tisip din po. So yun ang ginagamit ni Tatay, yung mga excess na mga materials, cotton materials na mga tela, tapos para magamit niya ulit, imbis na itatapon lang yung tela, pwede pa siya magamit na ganito. Ano yung si Fernando? Sa isang taon? Pag-iing ako na-uwi. Ano yung mga?
So ito guys, si Tatay Pat pa rin to. So ito ipakikita natin kung paano niya ginawa. So maingat na sinusulid na yung material na cloth sa parang window style siya guys, para ano, ma-forma yung mat. Ganyan. So maingat si Tatay. Ilang taong gulang ka nga, Tay? 8-8 na si Tatay, ha? Pero ito, magaling pa rin siyang magkukumpuni ba tawag niyan? Gumagawa ng floor mat. Ayan, yung floor mat na ganito, di ba? Na may maganda ang pagkagawa guys. Yan, tingnan mo, oh. May style pa yan, may pula, may pink, puti. Ayan, si Bongbong to at saka si Lini pinagsama. Naku, anong mangyayari yan guys? Ayan, di ba, oh. Diyan na mag-umpisa. I-explain mo tayo, i-explain kung paano. Sa Tagalog, i-explain mo lang. Ganito ang pag-umpisa, pag ganito na naka-layout na, simple, yung umpisa dun sa dulo, parang ilalalak sa bawat isa na ano, na hindi ko alam to eh, na tela para magkaroon po ng style at saka pantay-pantay po ang paggawa. Para pag natapos, pag nayari makikita na isang uri ng materialis gamit natin sa bahay na magandang pagkakagawa. Sasabi na ito'y gawa ng tao. Opo, ganyan guys. So, yan, maingat na ginagawa ni Tatay. Pinapasok niya yung mga tela sa iba't ibang windows kung saan para maging maporma siya sa na mat. So ito yung mat, oh. Ganda ng pagkagawa guys. Ang ganda talaga ng pagkagawa. So mamaya ipakikita ko sa inyo yung finished product na nagawa ni Tatay. So ilan ba ang nagagawa mo tayo sa isang buwan pag ganito? Ang ganito, mga ilang piraso ang nagagawa mo? Kung sisimulan dun sa pagpili ng materials hanggang sa matapos, umabot po ng isang linggo. Oo. Sa isang linggo, ilan kaya ang matapos? Isa. So, sa edad po ni Tatay na 8-8, sa isang linggo, habang sa pinipili niya yung mga materials, makatapos siya ng isa. So, ang laki po nito ng ano guys, ng mat nito is parang 1 feet by 2 feet. 1 foot by 2 feet ang lapad po ng mat. Diba? Parang 1 feet dito, 2 foot dito. Diba? Oh? Diba? Diba tay? So, ganun kahaba guys, yung mat ni nagawa ni Tatay. Diba? Ang ganda talaga tay. Tay, diba? Diba? Oo. Oh. Papasalamat ako dahil sa yung mga bisita na nagpupunta dito na gumagamit ng ganitong uri para sa pintuan. Yes. Nagandaan sila sa ginagawa ko. Kasi sa palengke o sa mga pwesto, mayroon din pong ganito na doormat, pero mas maliit dito. At yun po ay kung uuriin po mas manipis kaysa dito sa ginagawa ko, kaya yung mga nabibili sa palengke o kaya sa isang mudahan pag natapakan po kung minsan nalulukot. Nalulukot pero kasi, ito hindi kasi yung kasi ito po ay mga pagmayari po, matigas po.
awa po ng Panginoon, mula nung napunta ko dito sa ampunan na ito, mga brothers, na sa pagsimula ko nito, maraming mga bisita na napupunta dito. Na pag makita nila, magagandaan sila at sila ay kukuha o bibili, babayaran ako ng ayon sa kanilang gusto. So, ilang taong ka nito tayo nung natutunan mo itong talent na ito? Ano? Ilang taong gulang kayo nung natutunan mo to? Bago pa ba lang? Bago pa ba? Mga 84 na ako siguro. 84 years old? Oh. Imagine guys, at the age of 84 years old, si tatay ay nagpupursiging matuto kung paano gumawa ng ganitong floor mat na hinahanap to sa mga kabahayan, di ba? Ito yung nilalagay sa banyo, sa pintuan ng banyo pala, or nasa pintuan, harapan ng pintuan ng bahay, o pwede rin ilagay doon sa doon sa ano nyo, sa bedroom nyo para apakan, ganun. Diba? So, ang galing-galing talaga ng pagkagawa ni tatay nito. Talagang maingat na maingat at dapat pantay na pantay yung pagkagawa para talagang ano siya, oh. Para ang ano talaga niya is talagang durable siya. Matigas at saka magaling pagkagawa. Tang hindi parang ano siya, talagang anong tawag niyan, tay? Ito yung finished product na. Hahanapin ko dyan. Ito muna, tay. So, guys, ito yung gawa ni tatay. So, ng ano lang. Gawa lang ng ano, ng kamay. Ng kahoy. Yung frame. Sa kahoy lang yung frame, guys. Sa kahoy. Ayan, tapos. May gawa sa kahoy, guys. At may mga lansang o pako sa nasa sa kilid para magawa yung ano, yung format talaga ng floor mat, di ba? Nakikita nyo? Oh. Ito po ay isang gubid ng ano para sa ano sa kusina. Ito yung isang product na natapos ni tatay. Pwede ito gamitin sa kusina. Yanan ng mga kaldero o ano, kahit ano. So nakagawa si tatay ng dalawa ngayon sa isang linggo ata to. So di ba ang ganda ng kulay, may pula, may green, may light green, tapos yellow combination with red. At it is very durable, guys. Talagang ano siya, magaling pagkagawa. Ito na yung finished product. Tapos ito yung finished product, yung sa floor mat, guys, yung sa floor mat. 'Di ba? Ang galing. Ang galing ng paggawa, oh. Ang lilinis-linis, tapos talagang makikita mo na durable talaga siya ang pagkagawa. Talagang tatagal 'to sa pintuan ng bahay niyo. As na ginagawa niyong apakan para yung mga dumi sa paa o sa mga tsinelas o sapatos ay maiiwan sa mat. Tapos you can easily wash din naman to. Washable to. Pwede naman tong malabhan. Ayan. At then, kasi made of cloth lang to, guys. Made of cloth. Ipakita mo nga yung mga cloth tayo, mga parang ginagawa mo. Yun. Ayan. Ito yung mga cloth, guys. Ito yung mga cloth. So, ito yung mga cloth na ginagawa ni tatay. Kinukumpuni niya, ginagawa niya para maging floor mat o yung mat for the mugs or pots sa kusina natin, di ba? So, talagang napakagandang talent na kailangan nating i-share. Kailangan nating kaya magkaiba ng kulay sa gitna para magkaroon ng attraction sa ng mga bisita. Oh, yun pala, oh, di ba? Kailangan lagi natin may combination. Oh, di ba? May artist 'yan, very artist si tatay. Dapat daw yung
pagkagawa, dapat alam mo yung i-combine yung kulay para ma-attract ng mga bisita na pumapasok sa bahay. Makikita nila yung mat na, wow, ang ganda! Ganyan, di ba? Ano yung kulay niya? Parang ano, bright colors ng mga cloth na nagawa ni tatay. Di ba? So, yan guys, tutularin po natin si tatay. Ma-share natin tong talent sa kanya para naman at marami tayong makagawa ng ganitong klaseng talent. Diba, tatay? Ayan. So guys, very simple lang. You need these frames. You just kailangan nila ng pako, nail, saka wood. And then, ilatag nyo yung mga nails dyan. Iban ko kahit ilang piraso. Depende sa haba ng format na gagawin mo. Tapos sa kabila din, lagyan ng mga tako. Ayan. May isig kakilid. May mga pako. Tapos nilalagay yung mga cloth na ginugunting. Tapos ginagawa na ni tatay na maging ganito. Ganyan. Ganito. Diba? Ang galing guys. Super galing talaga ni tatay. This talent is so nice. It's so good. Na we can share it to many. To children. To youths. Para may mag... Ano... May makita kang maging proud kang. O ito nagawa mo. Pwede mo itong maibinta. O pwede mo itong maibigay as a gift to your friends. Diba tay? And so... Yan po si tatay guys, 88 years old yan. So ito na yung mga nagawa niya. Ang dami niya yung nagawa guys. Oh, yan. Ang dami niya mga nagawa. Mga mat yan, mga mat. Ito yung mga sinulid. Tapos ito yung ano pa. Ito yung pot mats. Or pot holders at tawag nito. Or basta sa gagamitin yun sa mga sa kusina. Okay. Yung direct patungan ng mga kaldero. Or patungan ng mga ano. Diba? Kasya. Okay. So, salamat tayo sa pag-share nyo sa talent nyo. Sana sa edad nyo po, sa 88 na years old, sana maraming mga youths na mabighani sa'yo at magpupursige na matuto sa ganitong uri ng talento. Ganitong talento. Ayan, akalain nyo guys, 84 years old pa lang yan si tatay na natutunan niya itong klaseng talent. Ngayon, 88 years old na, 4 years after. Ayan guys, so ano nga sabi mo tay? Dati, dito, nung bago ako napunta sa isang ampunan sa Cavite, hindi naman ako marunong ng ganito. Natutunan ko lang ito dahil doon sa isang worker doon sa ampunan na yun, nakita ko yung paggawa. Noong una, gumawa ko ng isa. Atlas yung nagawa ko, nanabuo ko. Pero trabaho ko, talagang pinintasan ko. Dahil hindi ako nagandahan. Kaya mula noon, sinikap ko na napagandahin ang bawat trabaho para ikangay ma-appreciate naman yung mga bisita na nagpupunta doon. Uh-huh. At nung nalipat ako dito sa Missionary of the Poor, inintroduce ng isang brother dito at sinabi sa mga kasama kong mga tatay dito na pwede silang matuto. At yung tinanong na kung sino ang marunong, eh siyempre sinabi ko ako kung marunong ako niyan, sabi ko. Pero yung mga kasama ko dito ng mga tatay, hindi sila nagkahilig na gumawa. Kasi siguro, akala nila ganun lang trabaho ng paggawa ng durma. Pero, sinikap ko na makagawa ng mga doormat na dito at yung mga bisita namin na nagpupunta dito, sumanga sila at sila ay nagkaroon ng pagnanasa na makaroon sila ng isang dalawa. Ang doormats o yung pot sa kusina. Ito, oo.